Hey there my friend! Once again, this is your friendly neighborhood Carl Serrano and in this video, pag-uusapan natin paano pumili ng tamang upline. So sa negosyo natin, mahirap kapag napunta ka talaga sa maling upline and unfortunately, madalas malalaman mo na mali yung upline mo kapag nandun ka na sa kanya. So, ang hirap, di ba? Ang hirap naman yung bigla ka na lang aalis kasi maling upline tapos susubukan mo na naman sumali sa ibang networking para malaman kung tamang upline ba to. So, bibigyan ko kayo ng at least 3 na tips para malaman mo kung mapataas yung chance na malaman mo na tama, kung tama yung upline na papasukin mo or sasalihan mo. So, before tayo mag-proceed, importante na nauunawaan mo na hindi porket sinabi kong tamang upline ay perfect na upline, di ba? Hindi ganun, walang perfect na upline. Kasi iba't iba tayo ng standards eh. So for example, ako gusto ko sa upline ko, pinupush ako. Pinalalampas ako sa limit ko. Gusto ko ganun yung upline ko and gusto ko may strong personality yung upline ko. Para sa akin, ayun ang isa sa mga characteristic ng perfect na upline. Sa standard ko ha, sa akin. May mga tao, meron dyan sa inyo, ayaw nyo ng ganun. Diba? Ayaw nyo na pinupush kayo kasi feeling nyo, pinipilit kayo, di ba? Pinipilit kayong humataw. So ako gusto ko ng ganun. Yung gusto niyo ko, pinalalampas niya ako sa limit ko. Yung sasabihin niya sa akin na alam ko hindi lang 'yan yung kaya mo. Push mo pa. 'Di ba? Go for this, 'di ba? Ito naman ang next. Ayun, ganun. May strong personality na ganun. Gusto ko tina-trash talk din ako ng upline ko. 'Di ba? Yung sasabihin sa akin ng upline ko na 'yan lang ba yung kaya mo? 'Yan lang ba? Gusto ko ganun kasi na-challenge ako, nanggigigil ako kapag ganun. Marami sa mga networkers ayaw ng ganun. Di ba? Comment ka dyan kung ayaw mo ng ganun. Yeah. And comment ka rin kung gusto mo rin ng ganun katulad ko. Gusto ko na ginaganun ako. Kasi namomotivate ako. Hindi ako namomotivate sa pag sinasabihin ako na kaya mo yan. Maniwala ka lang sa sarili mo. Kasi ako, acne na ako dun eh. Kumbaga naniniwala na ako. Alam kong kaya ko. So iba para sa akin pag sinabihan ako na hindi mo kaya yan, hindi mangyayari sa'yo yan, mas lalo ako nang gigigil. Mas lalo ako namomotivate. Kasi iniisip ko, sige, titingnan natin. Natcha-challenge ako sa ganun. Ay, maraming tao, di ganun eh. Di katulad ko. So, iba't iba tayo ng preference pagdating sa upline. Kaya, ibig ko sabihin dito sa training na ito ay, hindi porkat sinabi kong tamang upline ay perfect na upline para sa'yo. Hindi ganun. So, ang ituturo ko sa inyo ay yung 3 tips or yung 3 characteristic ng isang upline na pwedeng matanggap ng lahat. Then, the rest, kayo na yung bahala. Kasi madami talaga eh. Pero ayoko nga pag-usapan kasi nga wala namang perfect na upline. Tsaka magkakaiba nga tayo ng preference. Diba? Alam nga naman sabihin ko sa inyo na humanap ka ng upline na ipupush ka, tatrash-talkin ka. Yun yung para sa akin. Yun ang gusto ko kasi. So itong 3 bagay na ibibigay ko sa inyo ay pwede sa general audience. Para sa lahat. Pwede para sa lahat. Tip number 1, I'm sure, yung iba sa inyo baka nahulaan yun ha. Kailangan ethical. Okay, yung upline na pipiliin mo, yung magiging mentor mo. Wala siyang nilolokong tao, walang pinagsisinungalingan. Alam mo na yun eh. So kapag ka, ibig sabihin, kapag gano'n yung ginagawa niya kasi, I'm sure ipapagawa niya rin sa'yo kung ano yung ginagawa niya. Hindi magiging labag sa loob mo. Hindi mababagabag. Medyo nabulol ako dun ha. Hindi mababagabag yung konsensya mo habang ginagawa mo yung negosyo mo kasi alam mo tama yung ginagawa niyo. So very important na ethical yung upline mo. Nasa sa'yo na yan kung gusto mo na namamawer siya or hindi. Ako kasi ayoko ng upline na namamawer eh. Hindi ako mahilig sa upline na yung malakas, puro power lang. Tapos, hindi naman nakakapagbigay ng value sa grupo. Ayoko ng ganun. Para sa akin, ewan ko kung meron sa inyong gusto ng ganun. Meron ba? Comment ka nga yung kung gusto mo ng ganun, yung pinapower ka. Ako ayoko eh. So, nung ako, isa sa mga quick story lang, I'm sure na ikwento ko na to sa iba kong mga videos, yung current upline ko ngayon, sabi ko, kapag pinower ako niya, hindi ako sasali sa kanya. Buti na lang din niya ako pinower, and then later on, nalaman ko na yun pala, may idea na siya kung sino ako. And alam niya na isa sa mga advocate ko is ayoko ng poweran. Kaya hindi niya ako pinower, ngayon nagpapower na kami. Di ba? Kasi pag ang ibig ko sabihin, sa akin kasi ang term na poweran, no, pagka sinasabi ko yun, minsan biro, ginagamit ko siya as biro. Pero kapag sinabi ko kami mga members ko, mga leaders ko, hindi ko pinapower mga members ko eh. Mga leaders ko, kami ng mga upline ko, nagpapoweran kami. Ang ibig ko sabihin doon is, binabaliw namin yung sarili namin sa mga pangarap namin. And that is fine, okay yun. Ang pangit kasi sa poweran is yung nabibigyan ng misinformation or misinterpretation. Ano pa bang isa? Maling expectation, yun ang tamang word, okay? Nabibigyan ng maling expectation yung tao, yun ang pangit sa poweran. Kaya sabi ko, di ba, hindi ko pinapower yung members ko. Kasi madalas napansin ko, based on my experience,
kapag pinapower ko yung members ko, kahit anong disclaimer yung gawin ko, talagang ina-expect pa rin nila yayaman agad sila. May mga ganun eh. May mga ganun tao, kahit anong explain ko na hindi madali at mabilis, walang magic, ina-expect pa rin nila. Hindi, meron. May mga ganun kasi talaga, utak mahirap talaga eh. Na nag-explain, lotto mentality, naghahanap ng magic, na yayaman agad sila. So, hindi ko ginagawa yun sa mga members ko. Usually, ang ginagawa ko sila to inspire is yung kwento ko. Okay, yun ang madalas ko ginagawa. Even naman sa public, sa inyo, di ba? Madalas, hindi naman kasi talaga ako mahilig mamawir eh. At saka pag namamawir ako, ang power namin is pangarap, baliwan ng pangarap. Hindi yung magpapakita ko na ito yung dashboard ko, ito yung income ko ngayong araw na to, eh. O ito yung bagong binili ko, na whatever, di ba? Ayoko nang ganun eh. Gusto ko yung pangarap yung binabaliw. Diba, ito yung ma-achieve mo in the future, ito ganyan, di ba? Yayaman ka, makuha mo yung pangarap, yung mga ganun. Yun ang mas prefer ko. Okay, yung power na pangit is yun, nagbinibigyan mo ng, ano, ng maling expectation yung member mo na magagawa niya rin agad yun as na mabilis. Okay lang naman mag-share ka ng result mo, magbigay ka lang palagi ng disclaimer. Yun lang naman ang importante dun eh. Yung iba kasi akala nila, bawal mag-share ng result kasi pag nag-share ka ng resulta, di ba? Kahit totoo naman yung resulta, unethical ka na. Hindi ganun, may sinabi ba akong ganun? Diba? Baka meron, i-comment nyo nga dyan kung meron may link ng video or post na may sinabi ako ng gano'n na basta mag-post ka ng pera, unethical ka na. Diba? Baka kasi meron nga ako na post na gano'n eh. Kung sakaling meron man, mali yun. Okay? Mali yun. Hindi porket nagpo-post ka ng pera or something na resulta mo, kung totoo naman talaga na sa'yo, eh unethical ka na, hindi gano'n yun. Basta lagyan mo lang ng disclaimer. Okay, lagyan mo lang ng disclaimer para hindi i-expect ng tao na mabilis at madali lang. Kasi pwede ka makapagpasali talaga sa ganung paraan, pero yung mga makukuha mo, mga tamad. Sa inyong mga gumagawa ng ganun, no, hindi nyo na kailangan mag-comment. Alam nyo naman, di ba? Kung ginawa mo na yon tapos nakapag-recruit ka ng madami, tapos walang natira. Di ba? Kasi mga puro mga tamad, umaasa sa'yo, humihingi spillover. Di ba? Ganun ang mangyayari. Eh, ayaw ko ng ganun eh. Ngayon ako nagpo-post. At isa pa, isa rin sa mga reason ba't hindi rin ako nagpo-post ng mga ganun bagay, material na bagay, pera, kinita, ganyan. Pwedeng maging risk para sa'yo. Diba? Lalo na sa social media, ay, ito, kilala ko to ha, taga dito lang to ha, mayaman pala to, tara, holdapin natin yan, diba? Yung ganon, ayoko naman yan. Okay, ayoko naman mangyari yung ganong bagay. So, yan rin yung isa sa mga, tinuturo ko rin sa mga leaders ko, lalo na yung mga leaders kong kumikita ng malaki, kaya hindi tayo nagpo-post ng mga ganong bagay, mga pera, kasi nagiging attracted sa atin yung mga masasamang loob, diba? Ayaw natin na mangyari yun. Nasa sa inyo yan, pagdating doon sa poweran, kung gusto niyo nang pinapower kayo o hindi, ako kasi ayaw ko. So, pero importante sa akin, ethical. Hindi lang naman sa poweran yung basehan ng pagiging ethical eh. Yung tama yung ginagawa, yung moral, yung wala kang nilulokong tao, nilalabag na batas. Diba? Yung hindi nababagabag yung konsensya mo, that is ethical. So, yun ang hinahanap ko sa tamang upline. Number two is may resulta. Pagdating sa resulta, hindi naman ibig sabihin, kasi ang point ko lang dito, kaya may resulta ang hahanapin ko na tamang upline para sa akin. Kasi I know na he walks the talk. Ibig sabihin, hindi siya puro salita, hindi siya puro turo, so hindi naman niya ginagawa. Ginagawa niya, may resulta siya eh. So yun yung reason bakit gusto ko may resulta. So pagdating naman sa laki o liit ng resulta nung pipiliin mo na upline, nakadepende na yan sa'yo. Pero i-explain ko na din sa'yo yung difference nung sakto lang yung resulta or may resulta kumpara dun sa talagang successful na talagang mayaman na may na-achieve na talaga sa negosyo niya. So usually yung mga may resulta, yung sakto lang, di ba, hindi pa ganun kalaki, tama lang na mayroong resulta. Most of the time, meron pa silang time para sa'yo na i-one-on-one ka. So yun ang kabaliktaran ng mga talagang sobrang yaman na sobrang successful. Pero depende rin kasi, majority ganun yun na ano ko na realize ko din na experience ko din pagdating sa mga uplines. Usually kapag kayong sobrang successful na talaga, sobrang yaman na talaga, yung mga may complete leverage na, pwedeng magbigay sila ng time pero naintindihan kasi nila na ibibigay nila yung tamang time nila sa mga tamang tao. Sa mga taong masusulit talaga yung time nila. So kung ikaw ay isang bagong networker tapos na-direct ka nila or nag-direct ka sa kanila, tapos sila talaga mismo yung kausap mo, bibigyan kanya ng time. Meron kasing tinatawag sa network marketing na rule na yung first 3 months eh. So within that 3 months na yun, bibigyan kanya ng time na para ituro sa'yo yung mga dapat mong gawin. Usually sa traditional na way, ganun yung ginagawa. Tapos after 3 months, bahala ka na. Kaya kailangan naintindihan mo na yung mga itinuro sa'yo at saka ginagawa mo na talaga. So kumpara naman dun sa mga sakto lang yung result, di pa naman ganun kasyadong masyadong malaki, bibigyan ka talaga nila ng oras.
kasi nga talaga nasa production pa yung oras nila eh. Yun yung isa sa mga na-realize ko din nung pagtagal ko, kasi dati nung nasa perspective ako ng bilang isang downline, nainis ako pag hindi ako binibigyan ng oras ng upline ko, ng mentor ko. Pero nung ako na yung naging upline at nagkaroon ako ng maraming downlines, doon ko na-realize na may reason din pala kung bakit ganun. Parang ganito, halimbawa, meron akong 300 active members, halimbawa. Tapos, bawat isa sa kanila, bibigyan ko ng 30 minutes para i-one-on-one. So, kung bibigyan ko sila ng 30 minutes para i-one-on-one, which is kulang. Talagang kulang yan para sa one-on-one. Kasi pag ako nakikipag one-on-one sa member ko, sa leader ko, inaabot ako ng 1 hour, maximum of 2 hours. Binibigay ko sa kanila pag ganun. Maximum of 2 hours, pinakamahaba na yung pag napasarap ako ng kwento. Ganun yung nangyayari. Na imagine mo 30 minutes yung ibibigay ko sa kanila. So, itry mo na computein yun. So, ibig sabihin meron kang 9,000 minutes na i-spend doon sa 300 members mo na yun. So, 9,000 minutes, i-divide natin sa 60 minutes. That's 150 hours. Okay, so, 150 hours, i-divide ulit natin sa 24. Kasi para makuha natin yung days. So, 6.25 days. Sabi na natin, 6 days. So, ibig sabihin, for 6 days, para mabigyan mo ng oras bawat members mo na 300 na active na tigta 30 minutes, 6 days straight walang tulugan. Imaginin mo yun. Diba? So, hindi siya duplicable. Hindi siya pwede. Kapag ka ganun karami yung mga members mo, importante na meron ka ng sistema at that time. Kaya, ibang usapan na to. So, yun yung na-realize ko. Kaya meron kaming sistema, kompleto kami sa 5Ms. Nung nagsisimula ako, nabibigyan ko pa ng oras yung marami kong mga members kasi pinipili ko rin sa kanila kung sino dito yung sinasala ko sila, kung sino dito yung mga magseseryoso, sino yung mga magtatagal. And then, pagtagal, pagdami namin, yung oras ko talaga, nakaldaan na lang, majority ng oras ko is para sa mga leaders ko. Ay, sila na lang talaga yung nawa-one-on-one ko, sila yung mas nabibigyan ko ng oras kasi sila yung worth it ng oras ko. Kasi pag merong halimbawa sumali sa akin na bagong member, bilang sa level na meron ako ngayon, kung nasa na ako ngayon, hindi naman sila mapapabayaan kasi meron naman kaming sistema. Ituturo naman sa kanila, which is ako rin naman yung nagsasalita dun sa mga video training na yun, ituturo sa kanila kung ano yung mga basic na kailangan nilang matutunan at kailangan nilang gawin na andun na lahat, kumpleto, rekado na. As in, kumpleto na dun. Hindi pa nila tinatanong, nandun na yung sagot. So, importante na pag nagsisimula pa lang, maaral nila yung bagay na yun. Pagka dumirect sa akin, dumirekta sa akin, diba? So, hindi naman sila napapabayaan. So, kapag ka gusto nila na bigyan ko sila ng time na i-one-on-one, ganito, ganyan, diba? Kailangan mo maging leader. So, para sa kanila, so, dalawang yung mangyayari dyan. It's either ma-challenge sila, sige, maging leader ako, or ma-down sila, ganyan pala. Loser pag ganun. O di, nalaman ko na loser na kagad yung mindset niya. Hindi ko talaga siya pwede bigyan ng oras. Diba? Kasi dapat, pagka sinabi ko yung ganun, matcha-challenge siya. Para mabigyan ko siya ng oras, maging leader siya. Diba? Para sulit, para win-win sa aming dalawa. Yun yung style ko. Okay? Hindi ko sinasabi na yun yung dapat yung gawin, pero yun ang style ko bilang upline. Kung meron naman silang sistema, halimbawa, minsan kasi ganun yung nangyayari. For example, sa team namin, ganun ang nangyayari. Meron ako member, nakakapagpasali siya kahit wala naman siyang resulta. Kasi hindi naman, siya lang naman yung nagiging messenger eh. Kumbaga, ile-leverage niya yung sistema namin. Ang sinasabi niya dun sa mga prospect niya, hindi naman ako yung magtuturo sa inyo eh. Ang magtuturo is yung sistema namin. Magtuturo is yung grupo namin. Magtuturo sa inyo is yung mga leaders. Ako lang yung nagbigay ng message. Ako lang yung naging messenger. So, depende. Yun yung case-to-case scenario. Pero kung walang sistema, walang 5Ms, ganito, ganyan. So, syempre, practical, pipiliin mo is yung may resulta talaga na apply kasi alam niya kung ano yung ginagawa niya. So, yun yung tip number 2 ko para sa inyo. Yung tip number 3 na gusto ko sa isang tamang upline is... By the way, meron akong ginawang ebook na alam ko na makakatulong sa'yo. Doon mo matututunan kung paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect para sa negosyo mo. Makikita mo yung link sa description ng video na ito. Hanapin mo lang yung Unlimited Prospects Handbook or pwede ka rin pumunta sa website na ito na makikita mo sa screen para ma-access mo yung ebook na yon. So, doon ko ituturo lahat sa iyo kung paano ka makakapag-invite, tamang pag-invite, ethical na paraan, paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect with scripts na pwede mo nang magamit agad. So, I hope marami ka natutunan sa video na ito. Live, love, and learn. You are born for greatness.